Dalawang suspect sa pambubugbog, kulungan ng bagsak. Latag de Mercado ng Aklan Arts and Crafts Society, isinagawa. Uplan Ula, inulunsad sa barangay Katiklan, Malay. Menor de edad, ng shoplift sa isang establishmento sa Kalibo. DAR, planong ipatawag ng SB Malay ukol sa planong pag-relocate ng mga ati sa Capiz. Distribution ng financial assistance sa ilang barangay, isinagawa. Badak Katiklan, nag-organisa ng simposyum laban sa droga. Department of Health Western Visayas Center for Health and Development nagsagawa ng training workshop sa tatlong probinsya sa Western Visayas. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nais tutukan ang forecast sa mga darating pang bagyo sa Pilipinas. Magandang hapon, Provincia na Aklan, sa mga Kalibo Cable subscribers at mga aklanin sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News, sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang balitang aming nakalap ngayong araw, September 9, 2024. Kulong sa lock-up cell ng Kalibo Municipal Police Station ang dalawang suspect sa pambubugbog sa barangay Andagaw, Kalibo. Walang awang binugbog ng dalawang lalaki ang biktima, kaya naman himas rehas ang naturang mga suspect. Base sa imbestigasyon ng Kalibo Municipal Police Station na magkasamang nag-inuman ang suspect na 39 anyos at 40 anyos na biktima sa Kalachuchi Road, Barangay Andagaw, Kalibo. Nang matapos ng mag-inuman ng dalawa, ay umuwi na ang suspect at natulog, subalit kinulit at ginising ng biktima ang suspect kung saan may isang babaeng nagalit na nakatira sa naturang bahay. Dahil dito, lumabas sa naturang bahay ang biktima at pagkalipas lamang ng ilang minuto, ay bigla na lamang sinuntok ng suspect ang biktima ng ilang beses at tinamaan sa ilang parte ng katawan. Nakita rin ito ng isa pang suspect na 24 anyos at binugbog rin ng biktima na naging resulta ng kaguluhan. Habang nagpapatrolya ang mga kapulisan, tinawag sila ng mga saksi at isinumbong ang naganap na away na agad naman nilang nirespondihan. Dinalang biktima sa Provincial Hospital habang ang dalawang suspect ay dinala naman sa impilan ng Kalibo Municipal Police Station para sa karapatang disposisyon. Sa mga ganitong uri ng pangyayari, pinapayuhan ang lahat na huwag idaan sa pambubugbog, bagkos ay idaan sa mabuting usapan kung mayroon mang hindi pagkakaunawaan. Ako si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News. Isinagawa ng Aklan Arts and Crafts Society ang latag de Mercado sa activity area ng City Mall Kalibo. May kabuuang bilang na 11 na entrepreneurs ang nakilahok sa nasabing aktividad. Madidahil sa balitang yan, si Jelon Nostales. Isinagawa ng Aklan Arts and Crafts Society o AACS ang latag de Mercado sa activity area ng City Mall Kalibo. Ito ay bilang bahagi sa selebrasyon ng 2nd anibersaryo ng Aklan Arts and Crafts Society. May kabuuang bilang na 11 na entrepreneurs ang nakilahok sa nasabing aktibidad. Tampok sa mga ibinibenta ng entrepreneurs ay kani-kanilang mga gawang arts and crafts kagaya na lamang ng necklace, bracelet, keychain, mayroon ding clothing line at marami pang iba. So usually talaga sa mga nilalatag natin is mga handmade crafts, mga resin art, crochet, tsaka local merch or local brands na locally produced dito sa atin at locally made ng mga Aklanon artists na artisans. Ang Aklan Arts and Crafts Society ay isang organisasyon ng mga Aklanon artists na hubugin at patatagin pa ang mga Aklanon na may pagmamahal sa sining at makainganyo pa ng maraming miyembro. Ayon kay Mr. John Bonfell Okendo, VP for Programs and Initiative ng AACS, isa sa mga nilalayon ng latag na maipakita sa publiko ang iba't ibang mga produkto na gawa ng mga Aklanon artists at makilala na rin ng mga bagong kaibigan na pareho ang fashion pagdating sa arts. Kung paano makakatulong, so doon po siguro tayo papasok sa network tsaka sa mga events and programs
na nagkakaroon sila ng venue to showcase kung ano man yung mga produkto tsaka art styles nila, art pieces nila, to ano din, tsaka magkaroon din in a way na magkakaroon sila ng panibagong mga kasama, makakilala na almost the same din yung passion nila when it comes to promoting their products, like mga same mindset, mga ganun ba, ma'am? Ang AACS ay bukas sa publiko para sa mga nais lumahok sa isinasagawa nilang mga aktibidad. So, sa ngayon po, may mga programs po yung Aklan Arts and Crafts Society na pwede po mag-join or maka-engage po sa organization namin. So any ano lang po, kung sino po yung gustong lumapit, meron po kaming mga art champ, nag-i-invite din po kami ng mga volunteer works for community. So iba-ibang programs po ang pwede nila salihan at workshops sa Aklan Arts and Crafts Society. So kung gusto po nila, pwede naman po silang mag-inquire sa page or mag-message lang po sila sa page kung gusto nilang magkaroon ng community. Not necessary na magta-member sila, pero open po kami sa anyone na gustong makilala at ma-introduce sa kanila kung ano yung organization namin. Juliana Rosales, Calibo Cable News. Barangay Katiklan Mosquito-Borne Disease Task Force itinatag kasabay sa paglulunsad ng Uplan-Ula. Madidayo sa balitang yan, si Nika Bautista. Upang mapuksa ang pinamamahayan ng mga lamok na may dalang dengue, inilunsad ng Barangay Katiklan Malayang Uplan-Ula sa Sityo Tabunbukid at Sityo Minuro. Bumuo ang nasabing barangay ng Barangay Mosquito-Borne Disease Task Force. Binubuo ito ng mga kawani mula sa Municipal Sanitation Office, Municipal Health Office, sangguniang barangay members, BHWs, BNS, Barangay Tanod at mga 4-piece members. Sila ay magbabahay-bahay upang i-check ang mga posibleng pugaran ng mga lamok. Kung positibo ito, agad na itatapon ng tubig at huhugasan ng sabon ang lalagyan upang masigurong malinis at mamatay mga kitikite na nagdadala ng sakit na dengue at chikungunya. Nika Bautista, Calibo Cable News. Kinuha ng isang menor de edad ang 12 ballpen at ipinasok sa kanyang bulsa sa isang establishmento sa Calibo. Panibago na namang kaso ng shoplifting sa isang establishmento ang na-record ng Calibo Municipal Police Station. Basis sa blotter report ng Calibo Municipal Police Station na nitong ika-anib ng Setyembre, bandang alas 8:41 ng umaga, dumulog sa tanggapan ng Calibo PNP ang head guard ng isang establishmento sa Calibo upang iparecord na isang menor de edad ang nag-shoplift sa kanilang establishmento. Ayon sa naturang gwardiya, nakita sa CCTV ang isang babae na nakasuot ng puting damit, itim na pantalon at mahaba ang buhok sa toy section na may hawak na box ng ballpen na kinuha ito sa lagayan at ipinasok sa kanyang bulsa. Kita rin sa CCTV na lumabas ito na hindi dumaan sa cashier upang magbayad. Nagkakalaga ng 8 pesos ang kada isa, kung saan 96 pesos ang halaga ng 12 ballpen. Minabuti ng may-ari na ipa-record ang nangyaring insidente sa Calibo PNP upang magbigay din ng awareness sa iba. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng Calibo Municipal Police Station sa naturang shoplifting incident. Ako si RJ Briones at ito ang Calibo Cable News. Department of Agrarian Reform, inirekomendang ipatawag sa SB Malay para sa legislative inquiry ukol sa pag-relocate ng ilang ati sa Boracay sa Mindan Capiz. Madidala sa balitang yan, si Nika Bautista. Inirekomenda ng sangguniang bayan ng Malay na ipatawag ang Department of Agrarian Reform para magkaroon ng legislative inquiry ukol sa planong relokasyon ng mga ati sa Hamindan, Capiz. Ito ay sinuhestyon ni SB member Alan Palma Sr. sa isinagawang 27th regular session ng SB Malay. Matatandaan na ang 44 ati sa isla ay mga benepisyaryo ng Certificate of Land Ownership Awards o CLOA na iginawad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019. Nika Bautista, Calibo Cable News. Panalo sa ALLTV. Panalo na sa programa, panalo pa sa prizes na bongga. Paano sumali?
Simple lang. Scan mo lang ang QR code o mag-login sa nakikita sa inyong screen. Type lang ang words, fill up the form, sagot na. Baka ikaw na ang isa sa ating mga lucky winners. Araw-araw, may 20 winners ng 500 pesos. At linggo-linggo, isang bahay at lupa mula sa Vista Land ang pwedeng maging sayo. Tutok na dito sa All TV. Sa programa, sa papremyo, sa saya, sa All TV, panalo ka! Papa, maraming okasyon na hindi namin siya kasama dahil sa trabaho niya. Hindi rin kami nakakakain ng sabay-sabay kasi palagi siyang wala. Sundalo kasi ang papa ko. Matapang na sundalo. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ko pong naiintindihan kung bakit nagsundalo ang papa ko. Proud na proud ako kay Papa. Bukod sa 49 medals at Medal of Valor na natanggap niya, proud din kami sa mga pilat na nagmarka sa kanyang katawan. Patunay yun ng kanyang katapangan. Lahat ng sakripisyo ni Papa nagbunga para sa pamilya, para sa bayan. Ako po si Alfred Kirvin. Salamat po, Pa. Tapatnubay ng Diyos sa ngalan ng aking buong pamilya. Ipinangangako ko na ialay ko ang buong buhay ko para sa pinakamamahal nating bayang Pilipinas. Ako po si Ariel Kerubin, Filipino. Isinagawa ang distribution ng financial assistance sa ilang barangay sa lalawigan ng Aklan. Ito ay sa ilalim ng Tulong Eskwela Program para sa mga pamilyang may senior high school students. Madalas sa balitang yan, si Jelon Rosales. Isinagawa ang distribusyon ng financial assistance sa ilang barangay sa lalawigan ng Aklan. Ito ay sa ilalim ng Tulong Eskwela Program o TEP para sa mga pamilyang may senior high school students sa dalawang barangay sa 1st District kung saan isa na rito ang barangay Andagaw sa Bayan ng Kalibo at barangay Poblasyon New Washington. Ang nasabing cash distribution ay pinangunahan ni Congressman Carlito Marquez kasama si Mr. Jess Marquez. Layunin ng TEP na tulungan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong na pinansyal. Pinasalamatan naman ni Mr. Jess Marquez si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa gabay para sa pagpapatupad ng TEP. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Upang mabawasan ang insidente ng illegal na droga sa Barangay Katiklan, nagsagawa ang bandak ng simposium ukol dito. Madidala sa balitang yan, si Nika Bautista. Upang palakasin ang mga pagsisikap sa paglaban sa illegal na droga, ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC ng Katiklan ay nagsagawa ng orientation at symposium ukol dito. Nagtulungan ang mga pinuno ng komunidad at mga residente upang magkaroon ng aktibong papel ang mga kalahok sa pagpapanatili ng barangay na walang droga. Nanguna sa kaganapan ng sangguniang barangay members sa pangunguna ni Punong Barangay Ralph A. Tolosa, BADAC Officer, kasama ang DIA LGMLGOO ng Malay at marami pang iba. Kasama rin sa mga dumalo ang Barangay Tanod ng Katiklan, Barangay Health Workers, Barangay Nutrition Scholars, BADAC House Cluster Leaders at BADAC Members. Nakatanggap naman ang Barangay Tanod ng Certificate of Recognition mula sa Municipal Police Station ng Malay para sa kanilang aktibong partisipasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Barangay Katiklan at sa munisipyo ng Malay. Nika Bautista, Kalibo Cable News.
Nagsagawa ng training workshop ang Department of Health Western Visayas Center for Health and Development sa 3 probinsya sa Western Visayas kung saan nakafocus ito sa evaluation sa health impact assessment reports at public health management and mitigation plans. Madidala sa balita niyan si Jenna Rosales. Nagsagawa ng training workshop ang Department of Health sa Western Visayas Center for Health Development sa 3 probinsya sa Western Visayas. Ang nasabing workshop ay focus sa evaluation sa health impact assessment, reports, at public health management and mitigation plans. Ang mga pagsusuri sa health impact assessment ay napakahalaga para sa pagtatasa ng mga potential na epekto sa kalusugan ng mga patakaran, programa o proyekto bago ito ipatupad. Layunin ng workshop na mapahusay ang kasanayan ng mga kalahok sa pagsusuri ng mga ulat ng HIA at PHMMPS. Ang inisyatibong ito ay isang hakbang tungo sa matagumpay na pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan na nagtataguyod ng pag-unlad ng komunidad at pagkamit ng universal healthcare sa lalawigan ng Aklan. Jelena Rosales, Kalibog Cable News. Nais sa ngayon na tutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang forecast sa mga darating pang bagyo sa Pilipinas. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na tutukan ang kahalagahan ng meteorology assessment sa gitna ng inaasahang pagdating ng sama ng panahon. Kaugnay nito, ayon sa Pangulo na mahalaga ang weather forecast dahil ito ang magsisilbing gabay ng pamahalaan sa kanilang magiging aksyon. Ikinababahala ang posibilidad na maging isang bagyo ang binabatayang weather system kaya dapat maging handa sa mabilis na pagresponde. Kung papasok man ang bagong bagyo sa bansa, gagawin din ang mga hakbang na ipinatupad sa pagtugon sa bagyong Enteng tulad ng rescue operations at ang clearing operations upang mapuntahan ang isolated areas. Samantala, inatasan din ang mga ahensya na maghanda sa posibleng pagbaha. Energy Briones, Kalibog Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si John Hermo Baron mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pagasa, Visayas. Mayang adlaw sa tanan naman ito nga latest weather update sa adlaw sang Lunes, September 9, 2024. Base sa aton nga latest nga data, ang southwest monsoon nag-aapekto ini sa May Luzon, while ang aton nga ginabantayan nga low pressure area nga currently ara sa sulod sang aton nga area of responsibility. Kay na lang sa alas 3 ang aga, ari na ini sa kalayon 1155 kilometers east northeast sang extreme northern Luzon. While diri sa aton sa Western Visayas, generally maging fair weather kita subong adlaw, pero may mga chance gyapon sang mga isolated nga mga pag-ulan pangilat kag panaguob dala ini sang mga localized thunderstorms. Hangin naton diri sa Western Visayas, mahina tubtubaganhagan sa direksyon na bagat na nakatundan, kagamon niya magadalas ang makanay tubtub kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton, generally 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw, magatunod 5:54 sa hapon, kag magabot laki ni 5:40 buwas sa aga. Kagamon niya aton nga latest weather update, para sa mga dugang nga mga impormasyon, bisita lang aton official website at www.bagong.pagasa.dost.gov.ph pati na aton mga official social media accounts. Halindiri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si John Hermo Baron, madamugid nga salamat. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa RJ Briones at ito ang Kalibog Cable News.